nagtatago. Sabi mo. Isa, alisin natin. Ay, dilaw. Hindi, pakiano mo ito de. Palitan mo. Hindi dilaw yan. Mamayang hapon lang, hinog na yun. Kitang kita sa plastic. Twenty-eight. Teb, mga makakailang ka pa dyan? 30 kaya. Tre, mga 35. 350. Aray, babalik ko na ulit. So ito muna yung ibabayad natin sa ano. Itong isang pitas na to, ito yung pambabayad natin sa deep well. Para sa mga susunod pa nating harvest. Okay. Segunda na re. Muna isali hindi. Para may madala sila. Yan nga ibabayad natin eh. Okay.
Kanin, kanin, naka na. Oh. Kanin, kanin. Eh, kanin, oh. Yung. Kung sampu, ah ere, walang sampu to. Ayaw nga pala, di ba tapos ano? So yan, 350 yung good. Tapos ilan yung segunda nyo? Ang dami, 12. Ang dami ng segunda. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14. Hindi, ano lang. 49. Segunda pa yan. Meron pa isa dyan. O, 500 kasama yung segunda. 500 kilos. Marami nga lang yung segunda natin. Ayos, may pambayad na tayo sa ano. Di pwede. Kunti na lang lamang ng good. 16. 510. Tinan mo nga, inaasahan ko 200 kilos lang. Tanawin mo pala nakasabi ko sa'yo. Hindi, marami ako nakikita de, maliliit, pero yung pitasin, madalang. Iba-iba talaga pag ano, nasa balag eh. So ngayon, maghihintay na lang tayo kung talakas yung buga ng tubig o lilinaw para okay na yung problema natin. Ah, ano tayo? Mahigit isang bundle. Uy, nalaglag na. Mabili nga, mabenta. Mabenta yung ampalaya namin, oh. Benta. Ah, mahigit ano yan, mahigit. Parang yung dati, isang kalahati. Hop, sino ba? Hop, 11. Nyo, 11. Nyo. Two. Ah, wala. Oh, nasa 3 kilo lang pa. Yeah. Kaling 3 kilo nga. Oh. Hindi na yung babayad natin, de. San bundle. Samahan nyo naman ng sili. Ayan po yung babayad namin sa nagtayo ng dipwel. Isang bundle lang pala yan. Hindi, ano yun, ah, pag-giveaway sa kanila. O, tayo naman ang kumain para hindi pa ba? Mukhang okay na, nagliligpit na sila eh. No. Sana nga. Lumakas na eh. Okay na ba? Ay, ala ka dyan.
So magandang indikasyon daw yan yung hindi pa siya lilinaw kaagad. Kasi pag luminaw kaagad, ibig sabihin hindi tumama na magandang balong. Hintayin lang natin siya lumakas. Kano yung damage? Bali, ganyan, 3 tubo, 12. 4,000 isang tubo. Bali, pag may problema, tatawag na lang kami. Tatawagan niya lang, meron naman yung number. Naku, kulang nga tayo pero. Paket para gudubog, pang the paket na. Hindi pa nagkakilin eh, hanggang mamaya pa na rin. Apo. Alimang kundit, pero sa nakadalawa na ako, nakatakot. Oo, nasa dalawa. Nasa dalawa. Puro lupa yung dalawa. Lupa ang labo kami lahat. May mababo, mas maganda. Oo, meter mababo lahat. Pagkapangalaman lang yun, maganda. Isang tubo lang talaga, walang oras. Hindi, malalim na talaga yung ano ngayon. Kahit doon sa San Vicente, nagpabaon ako. Tatlo yata, dalawat kalahati. Yung tubong bakal. Mubos. Malapit doon. Malapit mo kaya yan. Mababaw lang doon. Mababaw lang doon. Dalawat kalahati. Dalawat kalahati. Oh. Dibutak na tubo. Kula doon. Si kula doon. Umasos ako ng 33 doon eh. Ay sabi ko, PVC na lang para... PVC? Oo. Ganun din. Pwede mo rin butasan yung PVC. Oo. Oh. Thank you. Oh, tayo naman ng bumira. Nakain na. Laguda, 33. Habang nagpapalakas tayo ng balong ng deep well, ayan, dito namin tinapon yung tubig para pakinabahangan. Libre dilig na. Ay, may pinagputulan pa rito. Pwede namin gawin ano to eh. Reducer. So, gumastos tayo ng 18,600, almost 19,000. Pero okay lang yun, isang pitasan lang yun sa gulay natin at marami pang kasunod. Itong pagrenta namin sa lupa, sabi ko kay paring pade, iririnyo ko, sigurado na yon. Kasi nga, nagpundar na, nagpuna na tayo dito sa Balag, tsaka dun sa kabila. So, masusulit naman yan yung ginastos natin dyan.
sa loob ng meron pa tayong isang taon at kalahati kung marirenew natin to. Sabi nila wala naman daw problema. Ayaw lang nila nung continuous yung renew. Ayaw nila ng 2 years dire-diretso. Gusto nila yearly nagre-renew tayo. So wala na tayong problema doon. At nakuha naman na natin yung dito sa Ampalaya guys, yung pinang-arkila natin dito, nakuha na. Yung 50,000 nakuha na natin. Pati yung puhunan dito nakuha na natin. Kaya yung mga susunod natin itatanim dito, yun na yung pinaka ano natin, income natin. Kaya sulit yung pag-arkila natin dito kahit na hindi tayo tumama sa presyo, magandang presyo, sulit pa rin kasi meron pa tayong almost 6 months sa isang taon dahil nakaka 4 months pa lang kami. Kaya sulit yung 2 hektarya. Kaya sabi ko, irinin nyo ko siya. Sinabi ko na kay parin pa din. At yun. Kapasalamat ako kay Saldi. Saldi yung tumulong sa amin na maghanap nung magtatayo nung deep well. So bukas susubukan na namin yun sa ano. Subukan na natin sa Ampalaya kasi meron pa kaming natira doon na papatubigan para tuloy-tuloy yung ano, yung pag-harvest natin. Marami pa yan. Marami pang kasunod. Ayan, meron na tayong talong, mga isang buwan na lang, ha-harvest na tayo dyan. Tapos, pwede na tayong magayak ng Ampalaya. Kasi nagdalawang isip ako noon, sabi ko, pag hindi tayo nakapagpatayo ng deep well, hindi tayo nakakuha ng magandang balong, popospone ko yun kasi wala tayong kukuha na ng tubig. So ngayon, siguro, hopefully, solve na yung problema natin. Sana hindi magbago yung deep well natin. May bisita ako si Black. Ro! Nihiram nga pala ni Black yung Robin. Yari. Yung... Eh, si Black oh. Dapat ko ba? Saan galing? Doon, pinapatubigan ko yung ano yan. Yung pinang... okra para pag niroto, pwede na tamnan ulit. Okay lang ano yung mga kana? Hindi, may sa ibang araw na lang. Hindi, pwede mong kunin yung diesel. Ayaw ba nung diesel? Yeah, mga ganun lang naman yung ilalagay dun. Mga isang tangka lang naman. Okay. Ibang araw na lang. Kamayan ka na ba? Oo, yan. Uwi na rin ako maupo maya-maya. O, kumuha ka na naman pala. Meron. Ang sinasadya sa akin nung gumawa ng deep well, ibawas ko na lang daw sa susunod na renta kasi magagamit naman nila to. O kung ayaw naman nila, pwede daw bunutin to basta marunong ka lang dumiskarte. Pero para sa akin siguro hindi na, magagamit naman natin yan eh sa loob ng isang kalahating taon. Malay natin mag 3 years pa tayo dito, so okay na yun. Kasi mura lang naman yung PVC. Kasi 800 plus lang isa. So 2,000 plus lang yung tatlo na yun. Okay na yun. So double purpose tayo ngayon. Papalaki tayo ng balong. At the same time, magdidilig. Gumawa kami ng kanal doon. Tapon dito. Tapos diretso na sa talong. Malakas na nyo, ano? Ayun o, lakas na ng bugaw. Oo. Hanggang mamaya, hanggang bukas. Huwag lang magbabago.
Eh, hanggang sa dulo. Alala ko si Jobber. Yung kaninang andito kanina. Uwi na sila ng Mindanao. Nanginayang ako sa kanya kasi may alam siya sa pagpa-farming tsaka masipag. Sabi ko, hindi ka na baka ako talaga mapipigilan. Wala kuya, sabi nga, pinapauwi na kami ng nanay ko, sabi niya. Diyanan niya. Kasi naging ano din si Jobber dito sa kabila. Caretaker ng lupa din, parang si paring pati. Kaya lang talagang gusto na daw siyang makasama ng mga magulang nila. Kaya, good luck na lang kay Jobber. Okay, dalawa na lang. Bubutas na lang tayo kung alin yung patutubigan natin. Yun o, bilis. Ayos. Ang isang napansin ko sa pagpapatubig, yung kaibahan ng tubig sapa kaysa dun sa tubig na deep well na kagaya nito. Alala ko yun sa Farm 2 dati sa San Carlos. Sapa yung kinukuha na namin. Yung tubig medyo mabaho kasi nabubulok yung mga water lily, mga kangkong, mabaho siya. Pero napakaganda sa halaman, yun ang napansin ko. Kaya siguro mas maraming nutrients yung ganung klaseng tubig. Kasi doon kami umani ng magandang ampalaya, okra, talong. Yun lang ang obserbasyon ko.
Okay. Mukhang so far wala namang problema. Lumababa yung tubig, oh. Siguro nakagawa na siya ng ano sa ilalim nun. Patry pa natin sa mga susunod na araw kung mas lalakas pa yung tubig. Kasi kumbaga nag-iipon pa lang siya ng ano niya. Kumbaga sa ilalim gumagawa siya ng daan papunta doon sa balong. So patry natin yan bukas. Papatubigan namin yung ampalayang natira doon, yung 7-6 na tudling. So far so good. Meron ako napapanood sa YouTube yung mga nagmimina ng ginto sa mga sapa. Iniisip ko, ito wala kayang gold to. Ayan, may mga dilaw-dilaw. Sinasala nila to eh. Meron silang salaan. Tapos makita mo yung mga maliit na butil ng gold na kukuha nila. Kaya ako yung puro gold to, no? Hindi eh, putik eh. Itong pinagputulan na to, tatlo to eh, meron pang mahaba dun. Nagawin namin dugtungan sa mga hose. Ito mas maluwag kasi ang gamit namin didos lang, kaya na parang nasusupukit yung tubig, napipigilan. Ayan o, galing sumukat, sakto ah. Oh, dalawa na to. Kasi meron pa isa dito. Ano isa? Last time, pakiabot mo nga yung... Ayan, yung gantong orange. BB? Oo. Oh. Ayan. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Ba, saktong apat. Ayos. Ito, medyo malaki-laki. Diba? Kaysa dito sa gamit namin, didos lang. Malaki yung, mas maluwag yung flow ng tubig. Sakto. Okay, let's go guys. Kita-kita tayo bukas. Maraming salamat ulit. Ciao, ciao.